lang, itong puno na to, eh napilaya na nung previous patch. O yung kakapatch lang, kahapon lang actually, 5.1D. Sobrang upi kasi. Oo, medyo upi kasi talaga yung puno na yan. Kahit sa aram, umuubos ng lima. Oo, kahit sa normal na araw lang, no, yung mga saplings din talaga ang pinaka-problema mo. Kung ikaw man, naglalaro sa PC, pero two quick picks naman na makikita natin dito sa Team Rebenga, kung magbabangko na ba sila kaagad sa kanilang dual lane dahil nga isipin mo na Hi! Na first pick na aba, ang Maokai. So Hekarim, Ezreal, Shadow Isles ang labanan natin mga lods. Maokai, tapos siya sinagot kaagad ang Hekarim, which has still been the number one pick sa jungle. Actually, kung may pick rate nga tayo sa higher elo, Hekarim talaga yung isa sa pinaka-influential pick. Now this Sona is most likely going to the hands of their support player na nagbago na nga dahil nga sa Team Rebenga ang lalaro ay si Gia. Tapos sobrang galing pa na sa mga utility champions, diba? Yun yung mga paborito niya. Kaya yun lang, lumabas na yung Talon. Yan ang isa sa pwedeng targetin ngayon ni Wise. Yes, pwedeng-pwede. You have also the possible line na medyo may sumilip kanina. Pero yung Talon, masasabayan nito sa pag-ikot ng Hekarim. Alam naman natin kung gaano rin kabilis sa pag-responde itong Hekarim. But right now, Varus naman as their carry para sa Team Wise. Ang pinakakailangan mag-ingat dito sa Team Rebenga ay yung Sona. Kasi nakikita ko na talaga yung angulo na titignan ni Wise dito na pag nakita yung Sona ay talagang magkakaskagan ng Ultimate Aatrox. Ipipick na rin dito for the top lane, most likely, ng Team Rebenga. Pero ang katanungan kasi na meron tayo dito is, hayaan ba nilang makapag-Twisted Fate dito si Sungit? Kasi pwede, di ba? Sungit, Twisted Fate, soft counter para sa isang Talon. Saka, ang ganda ng team fighting na kaagad dito ng Team Wise. Oh. Kasi kahit hindi pa sila po i-pick dito yung ibang mga champion na gagamitin nila. Overall, yung 3 picks pa lang nito, nakakatakot ako agad eh. Kasi sabihin natin, sige, Team Rebenga, all-in sila sa team fight. Sa Chain of Corruption lang, pwedeng mawatak na kaagad din. Yeah, actually, dalawa yung pwede nilang i-mid-range to long-range engage dito. No? You have the Chains of Corruption, you have the Nature's Grasp, na alam mong pwede ka talagang maabot any moment. And syempre, considering din yung kanyang Twisted Advance na itututok mo lang. At yun na nga, nawala na kaagad dito. So, supposedly Ezreal, Angel, hindi rin naman na first pick for the first few ones. Kaya instant, mawawala muna siya dito. Yeah. May ash pa naman si Mirmo. Pero kung mag-ash dito si Mirmo, may enough damage ba sila? Definitely. Kasi Hekarim dito, may damage na makunat pa. Same as Aatrox. So, posible nga eh, no? Na makita ulit natin yung ikatlo sa Splash Brother na si Mirmo on that ash. Definitely. Worth monitoring, pero ito muna ang target. Sa topside naman, Garen at Renekton ang tinanggal dito ni Rebenga. Possible kaya na mag-severe dito si Mirmo kasi possible, bukod sa possible movement speed, at ayun na nga, mukhang hindi na. Sabi, wag. Hindi pwede. Hindi pwede ibigay. Kita na namin. Masyado na kasi mabilis. Considering na meron ka Sona, meron ka pang Hekarim, tapos severe, ang lakas ng re-engage sila or disengage at all para maiwasan nga itong setup na pwedeng ilagay ng isang Maokai. So, ayan, Zaya. Zaya pa din. Isa pa rin to sa I think most pick ni Mirms sa Glam Slam hang Zaya has self peel tapos surprising amount of damage then come mid game, kaya itong si Mirmo ay nagdi-default back sa Zaya. Pangatlo niya na to or pang-apat kung hindi nagkakamali. Tama. Ganun. So para naman sa Team Wais, ano ang kanila magiging galawan dito? Kasi itong Varus, pwedeng mid lane pa to eh, di ba? Mid lane. Aba! Uy! Aba! Sino to? Si Asulto, no? Malamang. Ay, hindi. Joke lang daw. Nalang anin ako sa Singe kasi hindi siya magandang matchup sa Aatrox eh. Definitely not. Tatlong hampas. Kalahati kagad yung buhay ng Singe. Kaya medyo mapapaalanganin yung at least yung laning phase ng Singe sa topside. So ang gagawin na lang nila, focus sila sa small skirmishes, which is the overall strategy palagi ng Team Wise. Na gumagaan na talaga. Ang lakas sila makakuha ng momentum, lakas sila makakuha ng snowball, tapos talagang todo na lang sila sa pagbully ng kalaban nila. Twisted Fate. Okay, Ornn. Okay, Ornn. Napaganda lang team fighting nila rito. Meron silang Call of the Forge God, Nature's Grasp, no? Mula sa malayo. Grabe. Tapos yung dalawa, kailangan lang nilang ingatan. Isipin mo, may Destiny ka, tapos ma-identify mo kaagad yung position nila. Pwede kang gumamit ng tatlong ultimates na mamimili ka na lang kung sino pwede mong targetin. And this is a Zaya na merong Featherstorm, pero definitely may chance pa rin na ma-dodge na yon. Pero kasi sa dami nga na meron sila dito, may Gold Guard ka pa. And then yung Twisted Advance na one tap lang din, eh, maaabutan ka talaga. Medyo mamumroblema tong ating mga squishy backline para sa side nila Rebenga. Vladimir! Okay.
okay na rin. Kumbaga, kapag sumugod dito yung Team Wise, pwedeng makahanap din ng angle dito yung Team Rebenga pang re-engage nila, pang kontra kahit pa paano. Pero sobrang nakakatakot kasi yung lineup ng Team Wise. Eh. CC, madami kasi masyadong CC. After ng blood pool mo, what's next for you, di ba? Iniisip ko yung angle. Definitely, pagdating sa team fighting, late game, Vladimir, isa sa mga pinakakinakatakutan. Merong presence of outplay, yun nga sa Sanguine Pool. Pero sa laning phase kasi, pwedeng bakuran ng Varus ng Vladimir. Diba? May auto-attack advantage ka. Of course, innately, strong naman talaga ang isang Varus pagdating sa laning phase. Nakadepende na lang kay Rebenga kung paano niya alalayan yung laning phase dito na sungit. It's all about managing the early game. Kasi sobrang snowball ng composition dito na Team Wise at yun talaga yung gusto nilang gawin. Team Rebenga, ang daming scaling sa kanila. Vladimir, Zaya, Aatrox. Tapos may Sona pa na pwedeng tumulong sa kanila. Lalo na sa Hecarim. Yeah. So kailangan hindi sila mabully ka agad dito ng Team Wise. Mid-game power spike, siguro sa mga first objectives, pwede na kaagad sila bumawi. Eh, yun nga yung nabanggit mo, no? In terms of laning phase, meron ka naman Twisted Fate dito na pwede rin maging present sa roaming capabilities ng isang Talon. So talaga magiging uphill battle to para sa Team Rebenga kasi kailangan nila makuha yung scaling kaagad nila. Or talagang mapupunta ito sa Team Wise on how repeatedly they can just group up and storm itong mga laning nitong mga nasa Rebenga. Sa top side, ang normal na pinipick sa world, Aatrox, diba? Parang, ano, no? Parang, alam mo, kung hindi pa natin alam kung top maokay to or support maokay, diba? So maraming options. Pero, one of the known counter picks sa mga tanks sa top side ay Aatrox. Sabayan, sustain lang rin naman. Ang Ornn. Okay, so support na lang yung Maokai. Tutulong dito kay Overdrink. Pwede na rin, kahit pa paano. So, manage lang lane dito ang gagawin ni Azul. Oo, kumbaga itong trend ng LRT so ipapadala niya. Pero considering nga na di sa Aatrox, medyo magkakaroon siya ng window to farm. Ano pang cancel nila ang Call of the Forge God? Wala masyado, no? Naka-block fear. CC talaga magiging pero problema hindi, natin dito sa side. Hindi reliable. Pagdating naman sa laning phase, of course, double range. Ang ganda ng simula in terms of laning phase para sa side nila, Gia. At ninirmo kasi alam naman natin na kumbaga, bigyan mo sila ng lane advantage. Kaya nilang snowball yan. Magkakaroon tayo ng konting check mula dun sa ating Twisted Fate. Twisted Fate ang imi-mid lane pala nila rito over the Vladimir. Ang maganda sa Vladimir na yun, basta-basta tatamaan ng Twisted Fate. Pero ang daling makaka-rest back dito, ang daling makakatulong ni Shaco, sigurado, dahil sa Manyan Destiny. Kaso para sa imi-mid lane, taka sa muna yung knock-up. First blood ka agad, Team Rebenga. At hindi lang basta-basta si Rebenga yung kailangan mo abangan dito. Yung mga ganitong klaseng pwedeng gawin ni Yamada to roam around and have this early game advantage na meron last line. Kumbaga, tinig advantage nila before pa magkaroon ng Destiny. Nakakabulag yun ha, 1 minute and 30 mga lods. Ang bumisita sa'yo ay yung Baron Laner. Mukhang Adger nasa kalamangan siya eh. Unang pa lang nakita natin yung pag-push ng wave. Kaso ito namin laban sa bot lane ng gala ni Wise. Ang ganda ng mag-snare nun. Exhaust, ginamit na rin. Mukhang si Mirmo gusto. Flash out na muna. Nasaan na yung pullback? Wala pa yan. Okay, wala na yan. Ay! Huli! Natouch, no? Kaya ba? Isang water na lang. Flash in. Overdrive. Kakayanin. Grabe ang lapit naman nun. Sayang naman yun. Pero mid, may isa na naman. Binisita ulit. Ito this time yung kabayo na ang pumunta dito. Pero kitang-kita rin naman natin yung bakbakan dito sa bot lane, no? Yes, they might be squishy. Pero yung outplay potential na meron dito, si Mirmo. Nakakabigla eh, no, na yung nangyayari nga dito sa bot lane eh, yung pullback na rin ng Feathers most likely is naka-cooldown pa kaya hindi pa talaga kinomit. Pero si White's nakakuha ng ping dun sa may bandang ibaba before even reaching level 5, yun yung malaking bagay doon. Ito na si Wise. Actually, hindi nga eh. Assist lang nakuha na sa may bottom lane kaya baka hindi maging maganda ito masyado. Okay, para doon. Kill is kill and assist is hindi much the same. Para sa isang assassin. Nakahanap pa yan. Yan ang gusto dito ng Team Wise. Maghanap pa pwede nila i-bully na lane tapos talaga nandito ang sikit na nila kaagad. Mahirap lang. Limit lane nila si Shaco. Talagang nabubully na rin. Hindi ko nakaka-score niya at kailangan niya siguro ng game. Especially ito ko yan. Kasi nabird kagad yung flash eh. Alam naman ng Team Rebenga yan eh. No? Punish lang yung mga walang flash.
actually halos kalahati pa yung cooldown. Hindi, sorry, 1/4 na lang pala yung cooldown ng Flash Weaver sa ako. Pero hindi siya pwedeng mag-advance ng ganun. Yes, nakita na natin yung isang Twisted Fate eh. Hindi siya ganun mobile talaga when it comes to laning phase. One na spend mo na. Ang iyong gold card, sobrang vulnerable mo na. Kaya nap, eh, once na na-dodge na yun, na Sanguine Pool or the Blood Pool itself, pwede ka na mag-re-engage. Pwede ulit yung bisitahin ni Hecarim. Sin mo, gaano kabilis yun compared sa isang Twisted Fate? Sobrang bilis indeed. Ultimates are available and we have 1 minute before the first objective spawns up. So, sa ngayon kasi, sa pro play, nagkatalasan hindi na talaga muna ginagamit yung mga ultimate na yan. Heading into the first potential fight, kaya baka magkaroon lang tayo ng battle for vision around the objectives. And knowing Revenga, yung kanyang success rate sa pag-smite ng Dragon. Mataas talaga. Ang taas-taas. Ngayon lang i-challenge dyan ni Wise. Para last, kumbaga, nung semifinals lang natin sila nakita na hindi nakakuha ng goal. Yun lang. Pero sobrang panalong-panalo pa rin sila sa laban nila. So ngayon, talagang kailangan makahanap ng paraan ng Team Wise na pigilan silang mag-collect ng Dragon Stacks. Ito na, nakita mo na rin ang ating recall timers dahil nga alam natin na pwede nang lumabas ang mga objective anytime. Kaya ngayon, nakikita mo na ang pag-over nila at tuloy-tuloy lang naman ang pagpwesto ng ating mga teams. Medyo in terms of vision ay nahayaan lang din nila. Talagang basahan lang muna tayo dito. Kita dito si Wise. Bang na si Jaya din, sakali na pwede nila mahuli. This time, nag-group up Revenga na ang Team Wise. Oh, dito na parang dito ni Revenga at wala na kaagad si Wise. Kailangan nila tumakas pero hindi sila pinipigilan. Walang patakas ang isang maokay, Dragon. Instant takedown. Grabe. Kills tapos objectives, kuha ka agad. Sinubukan naman nila yun, no? Nature's Grass na may kasamang Chain of Corruption. Kaso hindi nila na-layer ng tama. And it's too late dahil nawala na kaagad doon si Wise. Makaka-2-4 to dito ang team nila, Revenga. Sinabi nga natin, success rate ng smites ni Revenga is actually going strong dito sa ating first 5 minutes ng laro natin. Nakita natin yung ease of execution. Revenga going in, di ba? Onslaught of Shadows. Tapos may follow-up pa ng Disco Ball ni Gia. Wala talagang galawan para sa Maokai. No counterplay. Tapos ang laki kaaga ng kalamangan na nakita natin dito sa Team Revenga. 3,000, 2 objectives. Ngayon, sobrang mahirapan na si Wise. Yun yung pinaka-isa rin sa pwede natin tingnan na angulo dito, no? Team Revenga, once na weather nila yung mga storm ng CCs, ng layer rings na meron dito ang Wise, pwede sila mag-hit back and be more confident about it. Eh dahil nga, medyo makunat sila dito and they have to sustain na manggagaling sa isang zona at yung kanila, sabihin na natin yung dito kay Revenga mismo, yung Hecarim, meron siyang innate sustain. And then you have also the Vladimir. Once na ma-survive nga nilang lahat yun, pwedeng-pwede pa silang lumaban in a prolonged team fight. Mismo. First Herald, Samon, dito sa may mid lane, butas na to. Diba? Counted na yan eh, diba? Kumbaga, sa basketball, listang mo na ang mid lane tower. Top side, pwede magkaroon ng dive. Yung horn, nakunat yan. Pero pare, makunat ba yan sa apat? Apat ka agad! Ako, sugod na ka agad dito yung Team Revenga. At sobrang layo kasi ng mga members ng Team Wise. No counterplay. And yun nga, dahil nga nabutas na yung mid lane, kailangan yung depensahan ng Team Wise. Medyo na sila dito eh. Pili lang yung pwede nilang gawin. At yung horn, naging chick-chack horn. Dahil nga, minanimali lang dito ng team ng Revenga at pwede sila nahuli na easy kill. Nahuli yata si Mirmo dito pero madulas pa rin yan. Susubukan makatakas. Nature's Grass gagamitin muna dito ni Rox. Uy, ganda na pushback kaya kaso yun lang. Malayo! Ano si Mirmo ang nahuli? Si Mirmo ang nanghuli ng puno. Hindi pa tapos! Gutom na gutom! Naku, si Yamada talagang gigil na gigil na. Chain of Corruption ginamit muna sa kanya. Wise, naghahanap ng oportunidad para makalasit dito. Disco Ball! Grabe naman yun! Nahuli yung tatlo! Hindi kayo pwede sumugod sa amin, kami ang susugod sa inyo. Buhay pa rin naman dito si Azul. Siya ako, naghahanap dito ng pwesto. Pero wala! Gigil na gigil si Yamada, man. Gigil! Sakay ng Ferrari, napakabilis talaga ng isang Aatrox. Wala eh, kumbaga. Teka lang ha, wala pa yung Yumos doon ha, sa lagay na yun ha. Component pa lang yung item ng Yamada, pero... Nasa advantage eh, yung napaganda yung early niya dahil nga nagawa niyang bumisita kay Shaco at yung pag-push niya ng wave dito against na ng LRT na box out ng tuluyan. So yung mga gold na nakuha niya gives a lot of item and giving him the confidence ngayon. So 6,000 gold lead at 8 minutes into the game.
Wala pang tori na kukuha dito yung Team Wise. Yep. Samantalang Team Revenga nangungulekta na at sobrang ang bilis ng scaling nila kagad. Ang bilis kasi ng pressure. Commercial. Relax lang. Tira-testing lang namin kayo. Tira-testing lang. Teka lang. Natama tuloy ako. Kala mo may clash na nangyari. Ito yung play na! Susubo na makatakas dito may dash pa rin naman. God. At ayun na nga, niram na nga sa may gilid. Kaso nga lang, may isang naputin na riya. Oh, si Gia, tumatakas. Hindi makatakas si Wise, kakayanin pa. Wala naman na dito si Revenga, pero si Yama na sa ilalim niya. Mabilis, maliksi, parang Spider-Man lang. Atras, gold card mula sa taas. Ay, magandang vision yun. Featherstorm, gagamitin na rin nila dito. And the snipe with the piercing arrow na huli si Kuya Mirmo. Kala nyo. Pana, sapul ka na naman. Ay, nako. Grabe talaga. Team Wise, ito. Mukhang ito na pagbangon nila. Ang ganda pa ng knock-up dito kay Revenga. Pero kakayanin ba nila makakuha dito ng torrent? Ang hirap. Kaso ba, mayroong ano eh. Na-clear na. Actually, successful defense eh. Na-clear na yung minions. Long lane to ha. Nagmamadali naman si Yamada rito. Oh, alam nila na na-cooldown nga sila doon sa previous na laban. Kaya pwede pa sana. Kaso, malaki na. Malaki na rin yung gap na distance. Summon mo muna. Summon muna ng, actually, isa yan sa mga favorite play talaga ng mga top lane. Yung mini Scorpion nga, yung mini Skarner, pwede habang buwabak ka. Lumalabas yun eh. So, one of the micros na ginagawa dito sa top lane. Now, Revenga going for the second dragon. So, possible 3 out of 3 objectives. No contestion dito ng Team Wise. Ang hirap eh. Hindi nila kayang kumontest dito kahit subukan dito ni Wise. He will just put himself at the risk of being taken down. Kaso, wala kayo dito! Sinanting nga dito na Team Revenga! Nahuli, pinasok na sa mismong jungle. And ito na nga, with the Call of the Forge God. Dahil meron nga na tayo tayong Disco Ball dito. Pero siya, pinapasok na ng tuluyan. You have the Blood Pool na magagaling dito kay Sungilan. Pinag-iigop yung mga dugo. Ayan na. Dahil nga, pati na rin ang trend ng LRT na tila ba holiday, magsara ka muna. At lahat na ubos dito ng Team Revenga, may tore pang bonus. Diretso to ha. Kaya to. Kaya ng tier 3 to. Inhibitor Tower open for the taking. Pwedeng dumalawa kasi pati yung sa gitna ay pine-prep up na rito ng Team Revenga. Naku, to lose it 11 minutes pa lang. Pero susubukan na naman nila ngayon. Drive through muna dito si Wise. Nakakuha ng isa si Revenga na takedown niya. Sungit naman ang papangalawa. Kakayanin ba? Knock up. Ayun! Secure rin yung kill. Jaya medyo pulado na. Kailangan siyang tulungan. Ay, ganun dodge. Ni Yamada. Medyo mabilis naman sila. Nagmamadali yung puto. Flash out. Kasi ay! Uli ka na naman. Na. Si Mirmo. Subukan niya. Andito naman si Yamada. Kaso nga lang. Masyado na mainit ang pressure dito ni Wise. Si Mirmo na nga pinuntin na dito. May knock up. Nakasama. Ay! Makukuha dito si Yamada. Siya pa ang natin. Takedown nila. Ang ganda ng counterplay ng Team Wise. Although wala pang baron, pwede nilang araruhin ang mga tore. Strategic objectives, bonus gold available. At kaso nga lang, kapapunta naman na dito sa Revenga at super low na rin kasi ng ating tore. Kaya kahit papano, may objective pa rin silang may bubul sa kills and objective. Halos Revenga? Same lang din ngayon. Tigidig. Pero Revenga, gusto lang i-deny itong jungle camps na meron dito si Wise. And napaka-epektibo niya para sa isang balon. Uy, kita to. Naku, pangalawang beses na. Pwede ba ulit dito si Wise? Flash out naman. Ay, grabe. Ang dulas mo naman masyado, Wise. Pati yung cameraman natin, nalilito na sa action. Na-ankle breaker tayo eh. Crossover observer natin, Baron Hafelt. Call of the Forge God, ginamit na may teleport pa dito si Wise. Kakayanin ba nila makakuha ng steal dito? Nakakalahati pala sa HP. Kaso alam! Ay, natin! Yung laban! Binibigyan na dito na Revenga sa Team Wise at hinahabol na mga patit si Shaco. Hindi makakatakas! Ito na nga yung sinasabi nating sustain na meron dito ang Team Revenga. Dalawang magkaibang laban yung inatinan nila. Kaya nagawa nilang hatiin yung miyembro ngayon ng Team Wise. Yung AOE capability sila, hindi nila na-maximize. Buhay pa si Wise. Pwede maka-steal. Milagro! Mangyayari nga ba? Hindi na. Alayo respeto, na. Respeto daw sa mga elders, kaya hindi na muna lalapitan dito ni Wise. Nahanap muna na ibang angulo, but Baron secured para sa Team Revenga. Medyo nakahinga na dito ngayon ang Team Revenga. Kaso nga lang, pag tinignan natin pagdating sa gold, Team Wise, hindi naman sila masyadong dihado pagdating sa gold dito. Kanina 6,000 yan, yes. Going 8,000, pero nakahinga sila nung nakakuha sila ng mga shutdown gold
nung simula ng laban sa bottom lane. Yun na nga yung masabi natin eh. Kumbaga hindi pa rin nawawala yung X-Factor dito ni Wise na taga, sabi natin, carry and the damage dealer habang yung utility na dinadala nga ng kanyang mga miyembro eh napapakinabangan ng sobra. Ang problema rin kasi siya yung Uy! Grabe! Uy, nakakatakot yun ah. Stasis Enchant. Pero na-timingan yun. Alam ngayon ni Wais na walang stasis. Itong Sona nga natin, napanligtas sa kanyang sarili. Nandiyan lang ADC. O, itong ang si Mirmo ay nagsisimula na mag-push ulit. Baron Buff! Ayan, secured na pare. Akit na sila ngayon dito sa Inhibitor Tower. Meron pang mid lane na pinupush dito ni Yama. Dapat inisungit. Nature's Cross. Kinamit na. Inaalam nila kung saan ang pwestuhan ng Team Rebenga. Tatlo! At ayun na nga, knock-up! Kailangan na kagad mag-ulti dito ni Mirmo para at least medyo okay ang pwesto na kagad. May side lane pressure bigla ni Rebenga at huli-huli kagad yung backline. Si Wise mapabuhay pa? Hindi! Ace, linis ni Team Rebenga. At Rebenga ngayon ang dumidiretso na rin with the two towers down. Pwede-pwede na nila itong tapusin dahil nga they have the Baron buff in first game. Namang gagaling ngayon sa Team Rebenga. Good afternoon, sabi ng Team Rebenga. Ito, welcome to the Grand Finals. Game number one, nandurog ka agad. Nagmalamosas na naman si Rebs eh, no? Oh. Tropa niya pala yun. Yo, bud! Yo, bud! Pasok naman siya sa gitna. Hati na naman ng Red Sea. Hati na naman ng Team Wise. Dahil nga dyan, 1-0 tayo. Ladies and gents, mukhang... sa game number one, pwede talagang mag-4-0. Ay, no, talaga. Sa estado ng pinakita nila, no? Si doon pa lang. Malinis. Sa early game na nagawa nilang i-identify Yamada with his rotation early on para ma-press on yung pressure sa ating iba't ibang lane. Napakaganda kaagad noon. Kaya nagawa niya makuha yung much-needed items niya into the mid-game na nagwala na siya. Grabe ba naman kasi? Top laner, biglang nasa mid lane ka agad. Level 2 pa lang. First blood ka agad kay Shaco. At nahirapan na ka agad makakuha ng early momentum. Hindi ko rin alam kung paano naging posible yan. Sa totoo lang. Gulat din ako eh. Parang ang pinaka... Kasi unang-una sa lahat. Kaya ako nasabing medyo mahirap i-execute yan. Aatrox, medyo madali naman iwasan yung kanyang pullback, yung kanyang mga knock-ups. Basta meron ka pang flash. Vladimir lang rin naman yung kakatandem niya doon sa may bandang gitna, which is wala rin naman siyang crowd control. Feeling ko, ano siya, na-burn na yung flash ni Shaco kay Sungit pa lang dahil nga yung sustain na meron. Uh-huh. Tapos, nag-flash into the Infernal Chain. Dahil isang CC lang naman talaga, kaya mo nang i-burst ang Twisted Fate. So, yun lang yun yung pinaka-possible. Dahil nga, alam ni Yamada na ahead siya sa lane niya, nabubuli niya yung Orne. So, pwede niyang i-invest yung flash niya on a different lane para ma-convert into a bigger win. Mahirap talaga yun para sa Team Wise. Isipin mo ba naman, dalawa yung jungler dito ng Team Rebenga eh. Gumagank, hindi lang si Rebenga, pati si Yamada na rin. Asim lang, Kuya Shaco. Oh. Overextended, di ba? Overextended, overconfident. Twisted Fate ka, lumalagpas ka sa linya. Sabi nga ni Coach Rick, Yellow line. May hindi tayo pwede lagpasan. Kaya kailangan play safe lang talaga. 1-0 tayo, Team Rebenga, Team Wise, babalik sa drawing board, hindi tayo magbe-break, tuloy-tuloy tayo sa game number 2.